Inyong nasaksihan ang una naming tambalan ni Kapo Unico nung umikot kami sa Norte at pinagdaanan lahat ng classic adventure sa Cordillera. Ngayon, dito naman namin kayo igagala sa rehiyon ng Central Visayas. Magmula sa Cebu, pagdadaanan natin ang mga di malilimutang kalsada at tanawin. Grabe yung ahon, mga Kapo. Kaya mo to, ATV. Grabe at tarik! Yung motor natin, mga Kapo, nakaangat talaga. Iikot din tayo sa probinsya ng Negros Oriental upang bisitahin ang mga nakatagong paraiso na marahil ngayon nyo lamang makikita. At syempre magkakaroon din tayo ng side trip sa probinsya ng Masbate. At dadalhin namin kayo ni Kapo Unico sa mga lugar na mapapawaw kayo at aakalain mong merong palang ganito sa Pilipinas. Good morning mga Kapo, welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. In-explore natin yung pinakamataas na peak dito sa Cebu. Ito tayo nag-stay sa may Artel's Inn ng dalawang gabi. At dito, babiyahe tayo ng mahigit isa or dalawang oras papunta doon sa may Diluan Port para tumawid tayo papuntang Dumaguete City. So mag-explore tayo doon sa may Negros Oriental. Kasama pa rin si Kapo Unico. So nagsuot lang kami ng pang-ulan namin dahil yung weather dito sa mismong Mantalongon umuulan-ulan ngayon pero hindi tayo mapipigilan ng ulan para ipakita sa inyo kung gaano kaganda itong Central Visayas. Ano pang hinihintay natin? Ano ka po? Game? Let's go! Tara! Grabe yung panahon dito. Tignan nyo, nagfa-fog oh. Nandito na agad yung fog sa atin. The best tong Artel's Inn mga Kapo sa mga katulad naming biyaher dahil murang-mura yung overnight stay dito. 350 pesos kada tao. Solved na yun mga Kapo. So nakadalawang araw kami dito sa Mantalongon. Sinulit talaga namin yung stay namin dito. Yan na mga Kapo. Dito tayo. So, ayan, napakalamig ngayon at talagang umuulan kaya nagsuot na kami ng kapote dito sa mismo ngayon. Binabaybay natin itong Mantalongon Dalaguete Road. At doon sa baba, nandun na yung bayan ng Dalaguete. Grabe yung weather na may experience dito sa may Mantalongon Dalaguete. Napakalamig tapos ayun na yung mga ula po. So pupunta kami ni Kapo muna sa may Liluan Port kung saan kami sasakay ng Roro. Ngayon doon kami magde-decide kung dediretso na ba kami sa Siquijor or iikot-ikot muna kami sa Negros Oriental dahil ayan tingnan nyo naman yung panahon. Tsaka para hindi sayang lunga pagpunta natin dahil napakaganda pa naman ng dalawang probinsya na pupuntahan natin. So dyan Kapo sa may unahanan dyan yung marker ng Mantalongon. Kaya sinasabi ko sa inyo itong Mantalongon yung vegetable basket ng Cebu. Ayan o, tingnan nyo. Mantalongon, ayan, diba? So, ang dadaanan naman natin dito, isa sa mga talagang pinakadelikadong kalsada na pwede nyong madaanan, papunta o pabalik galing sa bayan ng Dalaguete o papunta dito sa Mantalongon. Grabe yung tinabas na bundok na to. Nagmisto lang rice terraces oh. Oo nga eh, kaso bato yan. Paano yun? Yan o, pababa na tayo. Pababa na tayo ng Dalaguete. At mag-uumpisa na yung kurbadahan dito. Yan. Papunta doon sa pinakasentrong bayan.
Ating nadaanan itong lokasyon habang tayo pababa ng bundok na kung saan nasilayan namin itong parte ng kurbada na pumukaw ng aming atensyon. Napakaganda kasi ng tanawin dito. Sinabayan pa ng tinabas na parte na nagmistulang hagdang-hagdang hugis, kaya napatigil kami dito. Yung kalsada to, kapo, tingnan mo. Wow. So ayan na, malapit na tayo sa pinakabayan, oh. Kunti na lang. Sige, kakain muna kami ni Kapo Unico at magkakape dahil malis kami ng madaling araw, ang lamig. Ito na yung kurbada na ayan. Maraming mga kurbadaan dito sa mismong Mantalongong Dalagit na kung saan talagang may enjoy ng mga rider. Tingnan mo yung kurbada na to. So ayan mga kapo, pagkalipas ng wala pang isang oras, nandito na tayo sa mismong pinakabayan ng poblasyon dito sa may Dalagit, Cebu. Mula dito ay kakanan tayo, pero bago tayo tumuloy sa ating destinasyon ay kakain muna tayo dahil napakaaga pa at kailangan natin magpainit dahil malamig talaga at umuulan. So dito tayo kakain ni Kapo Unico sa mismong Batchoy, dito yan sa may Marias. So kakain muna tayo ni Kapo Unico para makapag-almusal tayo bago tayo pumunta dun sa may Negros Oriental. Kain muna tayo dito. At dahil sobrang aga naming gumising upang bumiyahe, pagkababa namin ni Kapo Unico sa mismong bayan ng Dalagit ay nag-almusal muna kami. Nasa Cebu tayo, pero dito sa Marias La Paz Batchoy ay pinagmamalaki nila yung authentic La Paz Batchoy ng probinsya ng Iloilo. Kaya hihigop muna kami ng mainit na sabaw dahil sakto malamig kanina. Kaya magpapainit muna kami bago namin ipagpatuloy ang aming biyahe. Pagkatapos natin kumain ng La Paz Batchoy doon sa may Dalagit, ay umpisa na natin bye-bye nitong maulan na umaga papunta doon sa may Liloan Port kung saan tayo tatawid ng Roro papunta sa may Negros Oriental. Pagkatapos namin magpakabusog sa napakasarap na La Paz Batchoy ay nagpatuloy ulit ang aming pagmamotor sa kabila ng panakanakang pag-ulan hanggang sa marating namin ang kasunod na bayan ng Alcoy. So ayan, narito na tayo sa may barangay Daang Lunsod. Nasa unahan ng mga kapoy yung isa sa pinaka-favorite spot ko dito sa South of Cebu. Tingnan nyo naman yung kalsada na to. Tingnan nyo naman tong parte ng kalsadang ito. Wow, oh. Talagang napatigil kami ni Kapoy Unico. Diba? Tingnan nyo kung gaano kapino yung puting buhangin na yan. Ito yung parte ng Bulhoon na kung saan kinukwento ko kay Kapo Unico na may madadaanan tayong coastal area na tingnan nyo. Pinong white sand yan. Napakaganda dito mga kapo. Ang kinaganda dito sa lugar na to, hindi mo kailangan magbaya dahil ayan, oh, nasa gilid lang ng mismong kalsadang ito yung ngayon. Oh, puting-puting white sand na yan. Nung huling pagdaan ko dito, napakaraming naliligo dito dahil siguro naman kitang-kita nyo kung gaano kaputi yung nasa gilid ng kalsadang ito. Ilalapitan natin ang personal kung gaano kapino itong buhangin dito. Baba tayo dito. Grabe, oh, nandito pa lang tayo, pababa pa lang tayo. Tingnan nyo. Ito yung tsura ng buhangin. Puti at malapulbos na buhangin dito sa gilid ng kalsada. Ayan, oh, ganda ang lawak. Maraming naliligo sa mismong spot na to. Medyo nataon lang natin na medyo umuulan at tingnan nyo pa dito. Ganda. Nasa gilid lang to ng kalsada. Tingnan nyo yung kalidad ng buhangin dito. Ganda. Mula doon hanggang doon yung white sand mga kapo. So may madadaanan tayo dito ng parte dito sa may Bulhoon na kung saan malaparaiso itong kalsadang ito dahil habang binabaybay natin itong bundok na to, ito yung bubungad sa inyo mga kapo. Tingnan nyo. Asul na karagatan.
coastal area plus yung napakagandang bundok na yan. Yung madadaanan nyo bago nyo marating yung pinakabayan ng Bulhoon dito sa south of Cebu. Ito yung rock formation na binabanggit ko kay Kapo Unico. Ang ganda oh. At ayun yung simbahan ng Bulhoon. Tingnan nyo kung gaano to kaganda. So dadaanan muna natin itong simbahan dito sa may Bulhoon. Isa ito sa mga lumang simbahan dito sa Cebu. Ito yung napakagandang simbahan nila mga kapo. Patricino de Maria Church. Bago tayo pumunta sa mismong Liloan Port, ay subukan natin pasadahan at para makita ninyo ng mabilisan kung anong itsura nitong lumang simbahan dito sa Bulhoon. Tingnan nyo, grabe ang ganda dito. Ito ang Nuestra Señora del Patrocino de Maria Parish Church o mas kilala sa Bulhoon Church na itinayo noong 1783 at natapos noong taong 1814. Itong 400 taong gulang na simbahan ay gawa sa coral stones na siyang sagana sa bayan mismo ng Bulhoon. Kaya isa ito sa mga pinakamatandang simbahan na nakatayo pa rin sa Pilipinas na yari sa bato. At noong taong 1800, ito ang naging sentro ng religious activity sa probinsya ng Cebu. Dahil sa lokasyon nito, nagsisilbi rin itong tagapagmasid sa mga pirata at mga Moro na nagtatangkang manakop noong unang panahon. Sa kasalukuyan, itong Bulhoon Church ay idineklarang UNESCO World Heritage Site dahil sa taglay nitong napakakulay na kasaysayan. Narito na tayo sa mismong parte ng Uslob, Cebu. Kapo, tingnan mo to. Ay, Diyos ko. Grabe tong. Uy, uy, uy. Uy. Op, 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 op. Grabe yung kalsada dito, butas-butas eh. Para tong Bulacan, oh. Oo, oo, tingnan mo. Oh. Op, 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 op. Kailangan natin umiwas dahil ang lalaki ng mga lubak dito. Ay, putik yan. Magkamali ako. Teka, dito ako, dito ako. Agoy. Dito tayo. Op, op, op. Grabe yung kalsadang dinadaanan natin ngayon. Lubak-lubak tapos basa pa. Ganito kakapit yung gamit kong gulong ngayon mga kapo. Ito yung gamit ko na Mita Star Touring Force. Meron itong pang ADB-150 at pang ADB-160. Sa bawat biyahe na aking ginagawa, bukod sa makina ng aking motorsiklo, kondisyong katawang pisikal at emosyonal, gulong ang siyang unang lumalapat sa lupa. Kaya sinisigurado kong sasabay ito sa aking ginagawang adventure upang ipakita kung gano'ng kaganda ang Pilipinas. Kahit scooter lang ang gamit ko, hanggat kaya ng motor ko ang kondisyon ng kalsadang tatahakin, kahit gano'ng man ito kabato, katarik, kaputik, o kahit umakyat pa ito ng bundok, basta tiwala ka sa gulong mo, siguradong mas malayo ang mararating mo. Nakamitas kasi ako. So yan, narito na tayo sa parte ng Barangay Mainit. Bayan pa rin ng Uslob dito sa Cebu. At dito sa mismong puerto na ito, meron ditong trip schedule. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Ito yung mga trip schedule dito. Galing dito sa Uslob, Cebu, papuntang Dapitan. Yan merong 6 PM daily. Tapos dito sa may Dapitan, doon sa may Mindanao. Papunta naman dito sa port dito sa may Uslob. Yung alis ng barko doon ay alauna ng madaling araw. Tapos meron din dito ngayon Sambuan, Cebu to Dapitan. So parte pa rin to ng Cebu. Pero doon naman to sa may Sambuan. Tapos papunta naman ng Dapitan sa may Mindanao. Ang oras naman ng alis sa may Sambuan port, ayan, alas 12 ng hating gabi araw-araw. Tapos yung alis naman ng barko doon sa may Dapitan, Mindanao, alas 12 ng tanghali. Araw-araw yun. So yung pwede nyong kontakin yan, yung mga numbers na nandito sa mismong tarpaulin na yan. Pero dahil hindi tayo dyan, diretso na tayo.
Punta tayo sa kabila. Doon tayo tatawid sa Maililuan Port para sumakay papuntang Negros Oriental. Ang sasakyan yung barko papunta doon sa may Dapitan. Ayan, yan yung light ferries. Ayan, welcome to Barangay Pasil. At dito sa mismong overlooking deck na to, nandito na tayo sa mismong bayan ng Santander. Kakaliwa tayo dito para mapakita ko sa inyo yung viewing deck nila. Ayan, pagpasok nyo dito sa bayan ng Santander, tingnan nyo kung gaano, ayan o, tingnan nyo kung gaano'ng kaasul yung tubig dito. So itong Oslobay talagang dinarayo pagdating sa ayan. Napakagandang at napakalinaw na karagatan. Dinadayo to ng mga turista sa loob at labas ng bansa. Ang laki ng viewing deck nila. Tingnan nyo nakalagay, welcome to Santander, the southernmost tip of Cebu. So itong lugar na to, mula doon sa may Lapu-Lapu City, ay ito na mismo sa mismong Santander, yung pinakadulong bahagi sa mismong south of Cebu. Katapat nito yung Negros Oriental, kung saan tatawid tayo pa Dumaguete. Sana makatawid tayo ng Roro kahit ganito yung panahon. At dito sa mismong kalsadang binabaybay natin, ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung coastal area nila. Ang ganda dito mga kapo. Ayan o. Karagatan pa lang nila o, nag-aasol, kitang-kita nyo sa malayo. Ganito yung kalidad ng mga beach na matatagpuan nyo dito sa south of Cebu. Kaya ito ang mismong south, ang isa sa pinakapinupuntahan ko at binabalik-balikan ko kapag narito ako sa probinsya ng Cebu. So narito na tayo mga kapo sa Barangay Liluan sa may Santander kung saan sasakay tayo ng Roro. At dito tayo kakaliwa sa may Mayo Shipping, this way to Negros. Yan, ito na yun mga kapo. Papunta na to sa may port ng Liluan. Saglit lang naman yung magiging Roro natin dito. Pero ang kinakatakot ko lang eh kung makakatawid ba tayo mula dito sa Liluan. Papunta doon sa may Dumaguete dahil napakalakas talaga ng ulan. Tanong natin. Andito na tayo mga kapo. Ito, ayun, nandito. Ayun. Kuya, meron? Oo, 1:30 na po. 1:30 na? Anong oras na po ba? Kakalis lang, 12. Ah, 12. So, meron tayong, hindi, alas 12, kakalis lang. So hindi natin naabutin yung alas 12 na biyahe. So maghihintay tayo ng isa't kalating oras dito sa Port of Liloan. Saan kukuha ng ticket, kuya? Dito? At kumain pa. Mga anong oras po yan? Pwede ba kami pumila na dito? Total motor lang? Dito sa unahan? Sige. Dito tayo. At ayan, kakaalis lang talaga ng barko. Tapos nag-lunch break pa yung mga tauhan dito sa port. Wala tayong choice kundi maghintay ng isa't kalahating oras. So ayan, wala na. Hindi natin abutan yung alas 12 na schedule papuntang Dumaguete. So tara mga kapo at gilid muna tayo. Paplanuhin natin yung mga gagawin natin. So narito na tayo sa mismong port ng Barangay Liluan dito sa may Santander, Cebu. Ganun pa rin yung sitwasyon ng panahon mula nung nagmotor tayo doon sa may Mantalungon, sa may Dalaget. Hanggang dito sa may Santander, inuulan kami ni Kapo Unico. Kalimitan sa mga taga Maynila para makakita ng mga ganitong klaseng puting buhangin dito sa karagatan. Dumadayo pa doon sa malalayo at nag-a-island hopping. Pero dito, magmumotor ka lang, ito agad yung sasambulat sa inyo. Kaya kung mapapansin nyo, itong nakapalibot sa mismong Port of Liluan purong white sand. Nagkukulay asul yung kapaligiran dito sa gilid ng port. So ito yung mga schedule do. Liluan, Tosibulan, Negros. Tapos meron din ditong Liluan pala, papuntang sa may Sikihor. Ayan, ito yung schedule niya. Alright, every Tuesday, Thursday, Friday. Ano araw ba ngayon? Magkano mo kada isa? Ang isang motor, 260. 260? Pero hindi pa kasama yung CPA. Magkano po CPA? Yung nasa blog. 22 pesos. So 260 yung isang motor namin ni Kuyuniko. Magkano yun? May inaos sa mat eh. 260 to 400. 520. So 520 dalawang motor na yun. Kasama na tayo doon tas may PPA.
So mula dito sa Liloan Pork ay pwede kayong sumakay papuntang Sibulan sa may Negros Oriental. Tapos pwede rin kayong sumakay mula dito sa Liloan papunta doon sa may Sikihor. So dito babayaran nyo ano po? Musipan sa coffee pay. So magkano lahat po? Ito yun. 20 sa municipal at saka 22 sa... Okay. So pagkatapos natin magbayad ng 260 pesos, kasama na tayo at motor. Tapos yung 42 pesos na CPA ay sasakay na tayo dito sa may Maayo Shipping papunta doon sa may Sibulan, Negros Oriental. Bago tayo tumuwi, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinaw, kung gaano kaganda yung karagatan dito. O di ba, napakalinis at napakaganda ng dagat dito sa Liloan Port. Tara, sakay na tayo dito sa Roro. Welcome aboard. So ito yung magiging barko natin, Wilcox the Second ng Maayo Shipping. Wala pa masyadong sasakyan, nauna tayo, pero isa-settle na natin yung mga motorsiklo natin dahil saglit lang naman yung biyahe na ito. Hindi naman ito yung first time na tatawid ko mula dito sa Cebu papunta sa may Dumaguete, kaya medyo may idea na tayo kung gaano kataas or kung gaano kahaba yung magiging biyahe ng Roro na ito. Tara mga kapo, at ipapakita ko sa inyo yung itsura nitong Maayo Shipping. Ito yung magiging itsura ng barko natin. Wala pa masyadong sasakyan, kaya ayan, bakanting-bakanti pa yung barko ng Maayo Shipping. Ayan yung Wilcox the Second, yung pangalan na barko na to. Ito yung loob ng barko na sasakyan nyo papunta doon sa Sibulan. Ito na pala yung likod ng barko. Anong oras ang alis po nito, kuya? 1:30? Meron o walang sakay, aalis talaga. Daily, yun yung talagang schedule. Yun yung kinagandahan sa Maayo Shipping dito sa may Liloan Port. Mapuno o wala itong barko na to, ilalarga ito papunta sa may Negros Oriental. Dito, yan, wala halos tao. Dahil tayo pa lang yung narito, so maya-maya alis na to. Ito lang yung itsura ng sasakyan nyo o yung paghihintayan nyo habang nabiyahe tayo papunta dun sa may Sibulan. Ilang sandali pa ay umalis na ang Rorong sinakyan namin patungong Negros Oriental. Alam nyo ba, for the record, ito na ata ang pinakamaikling biyahe sa Roro na nasakyan ko. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay tuluyan ang bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang at nakasakay na kami sa Roro bago pa ito bumagsak. Talaga nagnangalit ang alon sa dagat. Hilabay nawala ang Negros Island sa aking paningin dahil sa lakas ng ulan, at nagmistulang nasa gitna kami ng kawalan. Hanggang sa pagdating namin ay grabe pa rin yung buhos ng ulan. Kaya pinauna muna namin lahat ng sasakyan at pasahero bago kami bumaba. Umaasa kami nahihina ito, pero hindi ito nangyari. Lumakas pa nga ata yung buhos ng ulan, kaya wala kaming choice ni Kapo Unico na ipagpatuloy itong aming biyahe. Ayan, pagkatapos ng halos 30 minutong pagsakay ng Roro, tatawid na tayo. Medyo masama lang yung ano natin dahil umuulan ng malakas, at nag-alert sa cellphone namin yung orange rainfall warning ng NDRRMO. Medyo masama yung timing natin at lakas ng ulan dito. Pero narito ngayon tayo sa may Sibulan. So ito yung tsura ng Sibulan nila dito. Ayan na, Municipal Hall ng Sibulan. From dito sa Sibulan, wala nang 6 kilometers, nasa Dumaguete City na tayo. Napagdesisyon na namin ni Kapo Unico na maghahanap muna kami ng matutuluyan dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Di na rin magiging masaya kung ipagpapatuloy namin ang aming biyahe dahil di rin namin maipapakita sa inyo yung ganda ng tanawin na ating bibisitahin sa probinsyang ito kung ipipilit namin ang aming gusto. Kaya abangan nyo mga kapo kung ano ang susunod na mangyayari sa aming biyahe dito sa Negros Island.